Hello, what's up mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito ay tungkol kay Kong TV na kamakailan lang ay may in-upload siyang video na pinag-aawayan ngayon sa social media kung yung ginawa ba niya ay isang poverty porn, mga ka-plastic. So, hindi nyo maiwasan sa mga netizens kasi una sa lahat ay yung pinakita ng content sa latest video niya sa channel niya ay hindi nalalayo sa poverty porn, mga ka-plastic. Kasi kung i-review nyo po itong Wikipedia ng poverty porn, ay sinasabi rito sa pornography, poverty, development porn, feminine porn, or stereotype porn has been defined as any type of media B3-10, yung sinasabing B3-10 parang scripted, photograph or film, picture man siya o isang video, which exploits poor condition in order generate the necessary sympathy. So ibig sabihin naman nito ay binibigyan niya ng exploit yung mga mahihirap o yung mga kondisyon ng mga mahihirap na ipakalat, o baga nagpapaka baga sinisipatyan niya sa mga netizens na maawa, at the same time pinagkakaperaan niya sa social media. At yun, for selling increased newspapers, increased charitable donations or support for the given cause. Kaya di ba natigil yung wish ko lang, mga ka-plastic? Napapansin nyo po na wala na po yung wish ko lang sa GMA, na yung mga mahihirap ay tinutulungan ni BK Morales. Kung matatandaan nyo po yung kanyang content, di ba lahat ng mga mahihirap ay tinutulungan ng GMA. Yung wish ko lang ngayon, yung wish ko lang ay parang naging serye na lang. Kasi nga, simula nung dumami na mga poverty porn star na vlogger, ay ginagamit na itong content para pagkaperaan ng mga mahihirap. Diba? Imagine mo, isang beses lang yan tutulungan yung mga mahihirap na yun. Kung sino man yung mga pobreng Pilipino na tinutulungan ng mga vlogger, isang beses lang nilang tutulungan yun financially. And then sa susunod na buwan, sa susunod na mga araw, taon, hindi na nila tutulungan yun. Isang beses lang nila tutulungan yung tao, hindi naman yan kada buwan ay tutulungan nila. The same time, hindi nyo namamalayan yung channel ng gumawa ng poverty porn ay tumataas yung kanilang views and then subscribers at the same time. Ngayon, pag tumaas na yung subscribers at views nila, kumikita sila ng malaki doon. Revenue ba? Kung nag-million views yun, palagay natin, mababa ng 90,000 pesos doon. O 100,000 pesos sa kada million views niya. Isipin nyo yun, mga ka-plastic, tapos sinusuportahan nyo pa yung mga poverty porn vlogger na ginagawa nila. Ngayon, i-review natin yung kay Kong TV, mga ka-plastic, dahil ngayon, mga ka-plastic, ay i-review natin kung ano ang ginawa ni Kong TV dun sa latest video niya na service ang title. Ngayon, i-review natin kung talagang isa form of poverty porn to, kasi marami nakakapansin na rin. Panoorin natin. Nanay! Ano masasabi nyo sa 5,000? Ate, nakita nyo si nanay? Yung lumapit sa akin doon kanina? Ay, ikaw na lang, anong masasabi mo, te? Ito, 5,000, te. Ano masasabi? Itong ginawa ni Kong TV, baga diretsa ang bigay agad ng kwarta. Di una sa lahat, sa form of poverty porn yun. Baga, hindi, parang ito yung ginawa ni Kong TV, mga ka-plastic. Parang ginawa niya in the nice way. Para hindi magmukhang drama yung kanilang
poverty porn content, ay ginawa niya ito parang medyo normal lang. Yung parabang nagbigay lang siya ng premyo sa isang contestant. Parang ito yung generic word nun eh. Paano mo sasabihin sa iyong kaibigan na babaong hilingan niya in a nice way? Parang ganun yung ginawa ni Kong TV dito sa kanyang content ngayon. Baga, isipin nyo na lang. Parang walang drama, di ba? Pero nagbigay pa rin siya ng pera sa taong yun na hindi naman niya alam. Nabibigyan siya ng 5,000. Salamat. Ito na yung content natin. Itanong? Malungkot pala na story ah, hindi ko pa natanong. Ay ate, ulang pa pala. Bakit? Malungkot na story ah, panoorin natin yung malungkot na story ah. Antika story ate, background story. Ay siyempre ako'y nangangatulong para sa mga anak ko. Ay marami pa kasi ako mga anak, tapos tatlo pang estudyante ko eh. Kaso malaking tulong talaga yan. Oo. Ibigay ko doon sa estudyante ko, doon sa probinsya. Alam mo, ayun o, may iyak effect na po yung isang ni ate, mga kaplastic, kung mapapansin mo. Nung in-interview na siya ni Kong, saka lang lumabas yung emosyon ng babae dahil siyempre may pinagdadaanan siya sa buhay. Then ipapadala daw niya yung 5,000 na ibinigay ni Kong TV sa babae sa probinsya. So, it's a form of poverty talaga to. Poverty porn. Talagang, baga, hindi ko naman sa, inaano si Kong TV. Dahil marami namang fans yan. Siyempre, sa dami ng fans nito, wala akong laban sa kanyang platform. At siguro itong content na to, hindi rin panonorin ng mga tao. Dahil nonsense sa mga fans ni Kong TV to eh. Itong mga sinasabi ko. Parang si Kong TV nagsiship na po siya sa ganitong content eh. Parang sana naman hindi na niya ito ulitin itong ginagawa niya ngayon. At the same time sana bumalik siya sa dati niyang content na kung ano man yung mga nagpaganda sa kanyang channel, stick na lang siya doon. Kasi way back meron din naman siyang sinabi before na galit siya sa mga poverty porn star na vlogger dito sa Pilipinas na pinagkakaperaan ng mga mahihirap, at ginagawan nila nito ng content, and then sila ay nagpapayaman. Ganun, yun ang sinabi niya before eh. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Kong TV na yun. Pero ito, ngayon, ginagawan niya ngayon ng content yung mga ganitong bagay, mga kaplastic. Hindi ko sa may-ari ng bahay. Okay, ate. Ay, anak ko yan. Ikaw, anong masasabi mo sa papa mo? Dakila. Pinag-aaral ka. Alam mo yung kanilang content ngayon. Talagang yun yung ibig ko sabihin yung kanina na yung sinabi ko na paano mo sasabihin sa kaibigan mo na mabawang hilingan niya in a nice way. Ganito yung ginagawa ngayon ni Kong TV para hindi magmukhang drama yung kanyang content dito. Diba? Na pasimple lang siyang gumagawa ng content na hindi maiisip ng tao na isang poverty porn content tong ginagawa niya. Na yun, nagbigay siya ng 5,000. At the same time, nag-interview siya, nakakatawa. Di ba? Nakakatawa yun. Baga, binigyan niya ng katatawanan yung content na yun. Baga, naglagay siya ng konting comedy dun sa video na yun. Siyempre, mga fans niya, hindi mapapansin yun. Di ba? Pero may mga ilan din na nakakapansin din kasi involved yung pera. Bigay tulong ka sa harap ng camera mo. Kung hindi ka mo intention na talagang gumawa ng poverty porn content, hindi dapat hindi nyo ginawa yun, di ba? Napakasimpleng bagay lang. Na sana, huwag na niyang... Ito may huling part sa video niya na sinabi dito. Ayan, mayroon akong ipapakita sa inyo. At yan yung sa katatagan, sinapakita sa kanyang buhay. At galing ko na lang ito. Dahil
Lahat ng kita ay kapitid yun, kung mapapansin nyo yung sinabi ni Kong TV dun, lahat ng kikitain ng YouTube sa video na itong service content ay mapupunta daw kay Tess, di ba? Gaano ka kasigurado na ibibigay niya talaga yung 1.8 million views na kinita niya dito sa video na ito, di ba? Hindi natin alam. Pero kung ganun man siya kagalanting tao, imagine mo, 1.8 million views yan kung isusuma ito sa pera. Baga, mababa na siguro yung 150,000 dito sa video na ito. Mga ka-plastic. Kumbaga, iyon na nga. Ang sinasabi ko sa mga poverty porn content na to, na sana huwag na lang nilang gawang pera ang mga paghihirap ng mga tao. Yeah. Yung kahirapan kasi nasa environment yan eh. Pero kung gagawin mong content ito, dahil well, siyempre unique yun eh, maraming naantig na tao sa mga tumutulong o yung mga binibigyan ng tulong financially. Pero isang beses lang nang mangyayari yun eh. Isang beses lang yung gagawin nila sa isang tao. Eh paano kaya yung susunod nilang taon, susunod nilang buwan, meron pa ba silang kakainin nun? Buti sana kung binigyan mo ng negosyo yung tao. Binigyan mo ng bahay't lupa. Binigyan mo ng scholarship yung anak niya. Yun. Possibly, kahit iwan mo yung taong yun, kinabukasan nun, sigurado. Pero yung ginawa lang nila ni Kong TV, pagsamantalang tulong lang yun, na nag-cause po siya ng malaking kita sa kanyang social media account. Kanyang buhay, ang galing mo nanay Tess. Dahil dyan, lahat ng kikitain sa video na to ay mapupunta sa akin. Joke lang. Ayun, malinaw na malinaw na sinabi ni Kong TV na mapupunta daw kay Tess yung kikitain ng video na ito na 1.8 million views. So, kung totoo man nasa tong 1.8 million views na to, na yung kinita niya ngayon sa video na yan, ibibigay niya, eh, dalawa lang yan. So, congratulations dun kay Ma'am Tess. Pangalawa, eh, sa form of poverty porn nga naman, di ba? Siya ay nagbebenta ng views, ay nag, parang hindi naman nagbebenta, parang bumenta siya sa mga tao, nagpalaki siya ng subscribers, and then dumami ang mga suporta niya dahil sa poverty porn. Eh, yun. Kayo na lang ang umusga kasi itong fans ni Kong TV, hindi nila napapansin yan, mga ka-plastic. Hindi nila napapansin yan. Pero kung kayo man ay tutulong, kahit na kayo ay vlogger o isang social media influencer, hindi nyo na dapat i-publish to, mga ka-plastic. Kaya nyo naman tulungan yung mga tao kahit walang camera eh. Yan ang mismong eksaktong sinabi ni Kong TV dati. Hindi mo kailangan magpakita sa harap ng camera na tumutulong ka sa mahirap. Pwede kang tumulong kahit walang camera. Yan yung unang-unang narinig ko sa kanya bago niya ito ikinontent. So may pagka-hypocrite yun kanyang mga ginawa ngayon. Parang nagsishift na siya sa content na yan. Pero sana naman, huwag lang. Mali ang iniisip ko na ito yung ginawa niya ngayon. Hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal magulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Hambit Commentary Video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel.
at the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.